Arthur guys can fuck. So ngayon on the way ako para bumili ng feeds. Tapos bibigyan ko kayo ng update sa prices ng mga feeds na binibili ko, Entrega 3. Tsaka hindi na ako bibili ngayon ng cheap booster, pero tanong natin kung magkano. Tapos yung update din sa kulungan na ginagawa ko. So ayun, tara na tayo sa bilian ng feeds. Walking distance lang to sa amin guys. A few minutes later. Ito pa yung number 2 kaya. 35 isang kilo. At ito yung 3. Magkano po sa 3? 33 pesos, no? Ito po yung 4 pesos. So yun guys, so medyo lumakas kasi yung music dun sa pilihan. So ayan yung Entrega Chick Booster, 36 isang kilo. Yung Entrega 4, 33. Tapos meron ding crack corn, 39. So ayan, actually suki na ako dito sa store na to kasi aside sa feeds na binibili ko, dito na rin ako bumibili ng pagkain ng aso. Tsaka sa aso ng pinsan ko. So ito yung bilihan ng sisiu. Kaso wala ngayon, naubos na daw. Alright, so itong nabili natin, 33 pesos isang kilo. Good na siya for 1 week sa mga alaga ko. So guys, bigyan ko lang kayo ng quick update sa mga alaga ko. So ayan na yung ating Rhode Island Reds chicks. 2 months old na sila. Ayan na. Wala na yung white feather sa bandang leeg. Tapos ito yung Hoover chick natin nun. 1 month and 2 weeks na siya ngayon. Next project ko, gagawin ko yung kulungan. Oops, si Kokoy. So, by the way guys, si Kokoy pala 82 days na yan. So, ayan, ang laki niya na. So, ayan, gagawin natin tong kulungan sooner. Wala pa kasi akong materials ngayon. Pero, gagawin ko yung parang green screen. Na nidrenowing ko nga sa papel yung plano ko dyan. So, ayan. Siguro mga dalawang manok din yung pasya dyan. So, kung mapapansin nyo guys yung sizes ng Rhode Island Reds ko, 2 months old na yan. Tapos yung Hubbard chick ko na 1 month and 2 weeks, halos same lang yung size nila, no? Kasi itong Hubbard chick, multi-purpose chicken yan. Meat chicken siya, tapos laying chicken din. While yung Rhode Island Reds, ano naman, laying chicken. So, ito si Kokoy. Kumakain siya ng pagkain ng pusa. Actually, lagi siyang nandyan. Kasabay niya na rin minsan kumain ng mga pusa. So, hindi na siya takot. So, ayan lang. Quick updates lang, guys. So, probably after a month, mag-update ulit ako. Then, 4 months pa hintayin ko pala para dito sa Rhode Island Red Pairs ko na mangitlog. So, ayan. Probably mga August yun siguro or July. Mangingitlog na sila. Tapos dito sa ating Hubbard, wala pa kasi akong plans kasi wala kasing pair eh. Wala akong pair na nabili na Hubbard. Isa lang talaga yung Hubbard ko na yan. Pero hen siya. So yun guys, ang laki na talaga ni Kokoy. Sobrang tuwa ko lang din kasi nung bata ako, lagi ako binibili ng lola ko ng sisiu. Pero unfortunately, hindi to matagal. Parang mga 1 week, 2 weeks lang. Kasi marami kaming pusa talaga nun. So ayan, ang laki niya na. So yun, stay safe sa lahat guys. And see you in the next video. This is Ken the Fox, signing out. Peace. So, quick update na rin kay PWD, kay Pilay. So, yan, inuwi ko siya para matutukan kung mapakain ko siya ng maayos. Kasi nahirapan yan kumain. Lalo na kapag kaago niya ibang alaga. So, ayun, sana lumakas ulit si Pilay.